So, magandang tanghali po mga Kapiggy Bankers. And today, so ang gagawin natin ngayon is maglilinis tayo ng kulungan and magdi-disinfect din tayo. So, paano ba kami dito mag-disinfect at paano ba kami maglinis ng kulungan? So, magbibigay rin ako ng mga tips kung pwede na bang paliguan yung baboy, yung inahin, pwede na bang paliguan. Kasi maraming tatanong pagka bagong anak lang yung biik, o ilang araw ba bago paliguan yung mga biik, yung mga bagong wali na biik, kailan ba dapat paliguan at i-disinfect, at yung mga baboy natin, kailan ba dapat sila paliguan, i-disinfect, ganun. So, yun po yung mga sasagutin natin dito sa video natin na ito. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe, click mo yan, at click also the notification bell, select all para ma-notify ka sa mga susunod kong videos, at paki-like na rin and share para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! So, buti na ano na. Napalitan na natin yung ating power hose kasi naputol ito eh, nasira. Ito yung una ko. Ito. So may mga putol na ito dito sa taas. So sayang nga. So itong nabili ko that is 15 meters long. So yung power pang car wash ko na sprayer, so dito ko talaga nilagay sa gitna ng pigiri ko. Kaysa para dito sa gitna, so mamamaximize natin yung length ng hose papunta doon at papunta din doon sa kabila. So hindi ko kailangan ng maraming pang car wash. So isa lang, nilagay ko sa gitna para sakop lahat. So yung nasira natin na yan, yung may kasalanan yan, yung barako ko dito. Yung tinitraining ko na barako na yan, yan. So andyan nakalubalob, ano? Enjoy siya yan eh. So, andyan yan kasi itinitraining ko nga sa paglalakad. So, kahit saan itinatali ko muna para ma-practice siya kung saan siya naglalakad. Okay? So, kinagat kasi nung makapunta dito, kinagat yung hose kasi nga, so sayang na putol. Mahal pa naman. Kailan ba tayo nagpapaligo ng mga baboy dito? Okay, so dito sa mga fatteners, yan sa likod ko, fatteners. Yung fatteners po, umaga, hapon. So dalawang beses pa ako dito magpaligo ng fatteners. Okay, so kailangan mo talaga silang paliguan, tanggalin yung mga tayo nila. Kasi babaho yan eh. So kung may mga malapit na bahay sa inyo, so madi-discourage sila dahil mabaho yung pigiri ninyo. Okay? So dito medyo hindi naman gaanong malapit yung mga bahay, kaya lang mas mabuti nang marunong tayo maglinis ng mga kulungan. So umaga hapon pa ako naglilinis, tubig lang, linis. So doon naman sa nasa gestating, so dito naman po sa gestating pen natin, so umaga at hapon din tinatanggal natin yung mga tayo nila, nililinis natin. So power, yung power sprayer yung ginagamit natin, no? So yun lang ginagamit ko pang linis para mabilis. Okay, so pinapaliguan, nililinis, so adjust mo lang yung pressure ng yung power sprayer. Okay, so yun. So paligo, umaga, hapon. Okay, so yun lang naman para maalis yung mga dumi-dumi, diba? Okay, so yung critical na tanong dito, kailan ako nagpapaligo ng mga bagong walay na biik? So yung mga bagong walay na biik po, halos hindi ko yan pinapaliguan ng tatlong linggo hanggang isang buwan. Kasi ayoko na bumaba yung init ng katawan nila o yung medyo mag-chill sila o malamigan, kasi yun ay maka-stress sa kanila, maaaring magdulot ng scouring. Okay, so mga tatlong linggo hanggang isang buwan. So yun po yung pagpapaligo ko sa kanila. Pero yung paglilinis ng kulungan, ibang usapan. Okay, so nililinis ko yung kulungan. So ina-sprayan ko lang naman kasi plastic matting naman yan. So, huwag mo lang papatamaan yung mga biik. Diba? Huwag mong sasadyain na papaliguan sila. So, linis mo lang yung kanilang kulungan. Tapos, after nyan, disinfect. So, yun. So, madalas pa ako mag-disinfect dyan. So, dito sa mga bagong walay, talagang halos dalawang beses isang araw, hindi tubig lang gamit ko, talagang disinfectant. So, dinidisinfect ko gamit yung DIY na disinfectant ko.
So nililinis ko palagi. So hindi lang tubig lang kasi yung tahi nila, it might cause scouring yung tahi mismo nila kasi nagkakaroon ng bacteria yan eh. So madalas ako dito mag-disinfect. Hindi linis, disinfect talaga. Okay, so dito naman po sa mga baboy natin, ito may mga anak na no, dito sa farrowing pen natin. Okay, so dito sa farrowing pen, medyo masilan po talaga pagpapaligo dito. Okay? So, huwag po kayong magpapaligo agad sa mga inahin natin dito sa farrowing pen. So dito sa case ko, dito sa farm, umaabot yan ng 2 weeks bago paliguan. Kahit andyan yung biik, basta 2 weeks after manganak, pinapaliguan ko na. Kasi medyo talagang madumi na. Madumi na. So pinapaliguan at nililinis ko yung kulungan. So yung mga biik, hindi ko pinapaliguan, yung inahin lang. Nililinis ko yung inahin. Okay, so pinapaliguan ko siya. Pero yung mga biik niya, hindi ko na tinatanggal. Hindi ko lang inaano, talagang sinasadya na paliguan sila. Okay, so nililinis ko yung kulungan nila. Kahit andyan sila, basta kung maglilinis kayo ng kulungan sa farrowing, kailangan niya, sabi ko, kahit at least 2 weeks. Okay, kasi medyo talagang madumi, malagkit na. At dapat, huwag niyong gagawin yan doon sa malamig na panahon. Much better kung gagawin niyo yan tanghali. Diba? Kasi para madaling mag-evaporate yung water dyan, madaling matutuyo. At kung mayroon kayong map, mas madali matuyo, i-map ninyo. Diba? Para yung mga biik, hindi masyadong malamigan. So, kasi mabasa man sila, hindi naman masyado yan. So, hindi talaga masyadong lalamig yung katawan nila. At madali naman silang makarecover agad sa stress. Kung ma-stress mo man ng minsan, kasi dumidedi pa naman yan eh. So, walang kaso yan. Okay? So, 15 days. Yun. At sunod ko na pagpapaligo dyan is bago na ako magwalay. So, bago magwalay, pinapaliguan ko ulit. Kahit andyan yung mga biik, hindi ko tinatanggal. That is very hassle. So, hindi ko na tinatanggal yung mga biik. So, bago ako magwalay, okay, so, nagpapaligo ako at nagde-disinfect. Kahit andyan yung mga baboy na yan. Kahit andyan yung mga biik na yan. Okay? So, ganun po ako dito. So, mag-start na po ako ng paglilinis. So, yung mga baboy dito, hindi lang basta linis, ano. So, nilinisan ko, pinapaliguan. Nagde-disinfect ako sa mga fattener at sa mga nasa gestating yung mga buntis. Kung mag-disinfect ako, nasa ano, once a week lang. So once a week, nagde-disinfect ako sa kanila. Yung mga buntis at saka yung mga ano, nasa yung mga fattener. Pero yun nga, yung mga bagong walay, disinfect lang ako. Hindi ako nagpapaligo, kundi disinfect lang. Nilinis ko po yung kulungan, hindi ko binabasa yung mga baboy. Okay, so masailan kasi. Basta yung mga bagong walay, masailan. Dito naman, yun nga. So nililinis ko yan at disinfect. Pero 15 at saka 30. So halos twice lang, dalawang beses lang sa kanyang farrowing cycle or dalawang beses lang hanggang sa maiwalay ko na yung mga biik. Okay? Pero, pagka bago ka maglagay dito ng baboy sa farrowing pen natin, kailangan mo rin mag-disinfect 3 days before. So, mag-disinfect ka rin. So, 3 days before, disinfect mo yung kulungan. Wala pang baboy, ano? Para walang bakterya dyan. So, that is very important din. Diba? So, yung mga inahin ko po, pag naglilinis ako dyan, talagang ini-scrub ko yung katawan nila. So, gumagamit ako ng detergent bar at saka brush. Talagang ini-scrub ko, tinatanggal ko yung mga dumi-dumi sa katawan nila. So, para malinis talaga sila, pati yung nasa gestating. Pero yung fattener, hindi na. Hindi ko na-scrub. Yung mga ano lang inahin ko. So, spray lang. Inaalis ko muna yung mga tay-tay dito.
dito naman sa mga fatteners natin. Linis muna bago mag-disinfect. Sabi ko nga sa inyo, umaga at hapon, pagka hindi pa masyadong malamig ang panahon, so huwag muna kayong papaligo pag malamig pa para hindi sila masyadong mag-chill. At least, medyo twice a day, pero dun sa parting medyo may araw na. So dito naman tayo sa inahin natin. Ito wag lang ninyo sasadyain, basahin yung mga bacon, no? Yan. So gagawin ko rin ito doon sa kabila. So linis, paligo, linis. Linis at paligo. So, matanggal lahat yung mga dumi-dumi. Pati sa ilalim. Linisan ko rin dito. So sa ilalim may kanal yan, papunta doon sa septic namin sa labas. So may kanal yan sa ilalim. So paligo muna bago mag-disinfect, tanggalin yung mga tahi. Pero dito sa mga bagong walay, disinfect agad ginagawa ko. Hindi na ako nagpapaligo dyan ng tubig lang. So disinfect, at hindi ko talaga pinapaliguan yan. So papunta na pa ako dito sa may gisiting area. So tapos ko ng linisan. So magde-disinfect. So isprayhan ko lang ng disinfectant na gamit ko. So may ano na ito, disinfectant na po itong inispray ko. Yep. So, pati sa katawan, okay lang naman. Pamatay bakterya. So adjust lang kayo sa may ano, dito sa may power sprayer sa gusto nyong lakas. So gisiting area yan.
ito. Ganda. Ang ganda. Okay, so isa rin po sa mga ginagawa ko dito after mag-disinfect, lalo na sa mga inahin, talaga pagka medyo may dumi sila, ini-scrub ko po ng ano, brush. Sinasabong ko ng detergent bar at saka ini-scrub ko gamit yung brush. So, ito. Ding, ding, ding. So, kailangan talaga alagaan niyo yung mga inahin niyo. Kasi yan yung magbibigay sa inyo ng ano, pera. Ang pera. Ito. Scrub, scrub. Lalo na kung may mga kati-kati. So, maganda yan. Scrub. Meron tayo ditong brush. Yan. So lahat po ng mga inahin ko dito, ginagawa ko po yan. Maging doon sa nasa farrowing, gestating, para maging malinis. So dito po sa mga bagong walay, spray lang po agad ng disinfectant ginagamit ko. Tapos di ko sinalapya paliguan. Basta ma-disinfect lang lahat, linisan, pati dun din sa bago. So dito naman sa mga inahin, nalinis ko na ng maayos to. So, mag-spray din tayo dito. Tama na natin yung inahin.
kalahati pa dito. So, tapusin ko lang hanggang doon. So yun po, so tinapos ko na po yung pag disinfect dito. So hindi ko na video lahat kasi isa lang po ako dito eh. So medyo mahirap mag video. Pero yun, siguro naintindihan nyo naman. So dito yung mga inahin ko sa farrowing, is ini-scrub ko din yan pagka medyo mayroong mga medyo madumi na masyado. So inisprayhan ko tapos ini-scrub ko din ng brush. Nilinis ko talaga. So very important kasi yung hygiene talaga sa mga hayop. It's the same to humans, di ba? So kung yung tao nga mahalaga yung hygiene o yung pagiging malinis, mas lalo naman din sa mga hayop. So dito tayo kumikita and it's very important. And sometimes being not hygienic is fatal for them. Okay? So maaari silang mamatay dahil sa mga bakterya na meron sa kapaligiran na hindi natin nililinis or inaalis o kahit malang bawasan. Kasi totally eradication is not possible naman para sa mga bakterya na yan. So ang kailangan lang natin is mabawasan sila. Okay? So yun muna siguro. Sa next vlog na naman yung ating ibang mga gagawin pa. Okay, so salamat po sa inyo and bye-bye. God bless.